Hello guys! Sa today's vlog ay magtuturo ako sa inyo kung paano mag gagawa nito ng diamond pen. Yung gagamitin ko dito yung beads na gagamitin ko dito. Ito siya. Ayan. By number yan siya. Ayan. Katulad dito yung cross stitch na ginagawa natin, pero ito, ididikit mo siya. Mas maganda to siya, tingnan. Ito. Tapos, una. Tapos, ito yung pen natin. Yung pen natin, ay, sorry, nalaglag. Ito yung pen ang gagamitin natin. Ayan. Itong ilalagyan natin ng beads natin dito. Papakita ko mamaya. Saka yung glue natin. First yung gagawin natin ang magdikit ng beads sa ating home pent. Diamond pent. Ito, ididikit muna natin sa glue. Itusok natin to. Ayan. Kasi may plastic, tatanggalin natin yung plastic. Ayan. Magtusok lang tayo dito. Tutusokan na natin ang pen. Ayan. Ayan na siya, guys. Natusok na natin. Tapos, next. Magkuha tayo ng isang beads na ilalagay natin dito. Ayan. Ilalagay na natin dito yung beads para hindi magkawala. Para hindi matapon. Ayan. Ayan na siya. Nalagay na natin. Pero, huwag nyo kalimutan na huwag nyo itapon ito yung number. Para alam nyo. Kung anong number to yung ilalagay natin dito. Tsaka, alam natin kung paano natin by color nito siya, guys. Ang dami nitong kulay na ilalagay natin. By number din to siya. Ito. May purple tayo. Ang dami to siya. Ito. Sunset to. Ayan. Ito. Kasi itong yung bakit kung may number ito, nakikita natin itong number. Ayan ang number. Ito yung number na paglalagyan natin ng beads dito. Dito by kasi mayroon ditong mga sign na kung saan ba ilalagay natin. Katulad dito. Ayan. Ayan by number ito. Tsaka may dyan. Ito sa gilid. Ito sa gilid, ito makikita natin yung number dito. Ayan. By color na yan. By color na yan ang ayan, oh. Kung anong kulay na ilalagay natin, anong number, at saka may sign siya, kung anong sign siya dito, at saka hanapin natin dito, at saka ilalagay natin yung biz nito. Ang mabilis dito, guys, ang unahin nyo isang kulay para hindi kayo malito. Hindi kayo malito sa paglalagay. Saka maganda tingnan kasi pag sunod-sunod ba yung pagdidikit natin nito sa diamond pent. Ayan siya.
Ayan guys, dapat yung lalagyan nyo ng maglagay na ng bead sa ating diamond pendant. Dapat flatted siya. Dapat nas flat siya kasi ayun. Dapat flat na siya. Tapos yung dapat niyo unahin yung sa gilid kasi glue to kasi sa loob. Kaya pag na-touch mo yung hawakan mo sa loob, didikit sa kamay mo. Kaya dapat mo unahin mo muna yung sa gilid. At saka pagitna kasi may mukhang mahirap kasi glue siya. Kaya dapat hindi siya mag-dry. Pag na-open mo siya, dapat ilalagay mo siya para hindi siya mag-dry. Kasi glue, naka-plastic ito siya. Ito nakita nyo guys. Ayan. Naka-plastic to siya. Once na maglagay na kayo ng diamond beads, dapat i-open nyo na yung konti. Yung kaya nyo lang ma-open at saka maglagay kayo ng beads. Pakita ko mamaya na magagawa ko lang kayo ng konti. Kung paano. Mabilis lang to siya guys. Kaya sundin lang natin yung mga design lang dito. Kung anong sign dito nakalagay. Dapat po hindi tayo magkakamali. Kasi may number naman tayo sa every color. Ito yung guide natin. Yan, makikita natin yan. Yan ang susundin natin. At saka yung sign niya kung saan anong ilalagay natin, kung saan siya naka-position. Halimbawa, ito. Ito, unahin ko sign. Tsaka hanapin mo dito sa code number kung ano bang na code number ito. Nakita ko doon at tsaka ay nasa 0 0 1 3 1 0 3 1 3 1. Ito siya. Ayan. Kita nyo yan guys. Ito. Ayan. Yung sign niya yan. Ayan. Makita mo siya. Ito. At saka ito yung gagamitin natin na beads nito. Ayan. 0 3 1. Okay, ayun ang sign nito. Nakita natin kanina. Nakita ko kanina sa inyo. Ayan. Nakaglue kasi yan. Ayan. Madikit siya. Ayan. Tapos magdikit tayo, maggupit tayo ng plastic. Ito. May sign nito. Dito natin gugupitin. Kasi pag may sobra, ilalagay natin dito ulit. Ito. Dito natin gugupitin natin. Ayan. Ito, nagupitan natin guys. Saka ilagay na natin dito sa ating lalagyan. Para hindi tayo mahirapan. Ilagay natin dito. Ayan. Ayan. Nalagay na natin. Huwag natin itapon yung ating plastic kasi nandyan ang code number na gagamitin natin para hindi tayo makalimutan kung anong number to tsaka code. Ayan guys, ilalagay na natin yung ating beads natin. Dapat itusok natin, idikit na natin sa ating pin. Ayan. Saka lagay natin isa-isa. Umpisa natin muna sa dulo kasi mahirap kasi nakadikit pag nasa gitna tayo mauna. Ito, idikit lang natin na maayos. By corner siya guys, ididikit. Ayan.
Tapos, naglagay na natin ito sa siya. Ito. Naglagay natin. Ito na. Naglagay na natin. Pwede naman natin balik yung plastic. Tapos, ang the rest. Hindi pa natin tapos. Pero ang the rest, lalagay. Balik na natin ulit dito sa plastic. Para hindi siya wala. Dito sa food na mo para hindi ka mag... Hindi ka malito. Pasok na natin dito sa ulit sa plus. Dapat guys, pag tapos natin ilagay yung beads natin, huwag natin itupi kasi masisira yung pag itupi. Yung gagawin lang natin, i-roll na lang natin siya. Ayan guys, i-roll na natin kasi nilagay natin ng beads. Dapat hindi siya nakatupi. Dapat i-roll na siya. Pwede mo siya i-roll. Ayan. Pag na-roll